Lenin Mates, kumusta? Welcome to my vlog. Papu, syempre kumusta? Kasama ko ngayon. Nandito kami sa Rome, Italy. Today is July 12. Ang vlog na ito ay shinoot po namin, actually 2 years ago pa, year 2022. Bakit ngayon ko lang po ipopost? Kasi po sa kabisihan, hindi ko po siya na-edit dahil marami po ako sanang ipapasok pa na visuals hanggang sa natabunan na ng ibang mga vlogs. Pero ngayon ako naniniwala pa po na may dahilan pala kung bakit ngayon ko siya ipopost. Because this vlog pala is a way of honoring our good friend, Richard Almoneda, na kasama namin nung araw na nagpunta kami sa St. Peter's Basilica. First time din yun na nagpunta ng St. Peter's Basilica sa Vatican, ang aming anak na si Neo. Siyempre, first time din ni Mami Sena, kaya special. Memorable for her na nakapasok sa loob ng Vatican. At ang naging tour guide namin doon, walang iba kundi si Richard Almoneda. He's been my friend since the 1990s. Ang una ko naging kaibigan, yung tatay niya. Tapos nung nawala si yung Rolly. Tatay niya, si Mang Rolly, nawala si Mang Rolly, si Richard na yung ano, naging constant friend ko and companion when we're here in Rome. Yeah. Nagko-cover ako, okay, namamasyal, kasama ko siya lagi. At siya sumasalubong lagi sa atin nung tayo mag-asawa na sa airport. Yes. Pinarating tayo rito. At ang first stop natin usually ay sa favorite cafe niya. Itong San Eustachio Cafe sa Rome. Every time na dumarating tayo rito sa Rome, yun ang first stop natin. At kaya ngayong araw na ito, kararating lang namin ng Rome, yan ang una-una namin ginawa. Paglabas namin ng airport, lagay lang namin yung bagahe namin sa hotel, pumunta na kami doon at nagkape kami. In honor of you, Richard. After so, that, ito na tayo ngayon. Nasa kami ngayon. We lost him last November 2023. He underwent a heart operation, pero hindi niya kinaya yung operation. He passed away. So, hindi kami nakarating doon sa kanyang burol at libing. Pero we made sure na today, dito sa aming pagbisita sa Rome, itong aming magiging unang stop after yung favorite cafe niya. Punta na kami rito sa kanyang libingan dito sa Rome. Kaya kami nandito ngayon at dito namin ginagawa in honor of you, Richard, who's now for sure nasa heaven na. Dito nga sa yung pinaglilibingan, nandun ka sa 8th floor. Pero mo, 8th floor, isang step na lang, isang tumbling na lang, nasa langit ka na. Nandito ka pa lang sa mundo, yung katawan lupa mo, isang tumbling na nasa langit ka na. Dahil ganun kakabait, Richard. Kaya sa mga nanonood ngayon, makikita nyo si Richard, siya yung nag guide sa amin sa loob ng St. Peter's Basilica. Thank you, Richard, for the moments you shared with us ng 2022, pati sa kasal ni Bianca, kasama natin si Ninong Richard, dal ninong si Richard doon, sa pamamasyal namin sa kung saan-saan, nandun ka lagi. You'll never be forgotten, Richard. Mahal na mahal ka namin. Papu? And he's not just a friend, he's a brother to us. Kumpare. Yung family namin, naging parang isang pamilya na lang eh. Ngayon na wala si Richard, ang sumasalo ngayon ng kanyang ginagawa before ay si Medi, si Isay, na kasama natin today, si Janet, ang kanyang misis. So, Mami Evelyn. We may have lost him, pero yung legacy niya ay nagpapatuloy pa rin at yung relationship namin ay tuloy pa rin kahit wala na siya. But we know he's around. No? I'm sure he's here right now listening to itong ginagawa natin, watching over us. And we thank you, Richard. And today will be your day of honoring. After this, punta naman kami sa isa mong paborito lugar, Giolitti. Doon lagi tayo. Every time na, yung first day natin lagi, San Eustachio and then Giolitti at sigurado. So tonight, doon tayo. Na nasa vlog ko rin ho. Yung both yun, yung Giolitti moments namin at saka yung kasal nga ni Bianca sa Tuscany. Richard, thank you for the memories. You'll never be forgotten. And again, through this vlog, we want to remember you and keep you in our hearts forever. Sana magustuhan niyo to.
lang. Kaya lang, hindi sila naka, ano, summer outfit na yan, ha? Alam mo tayo sa other shirt. Ah, kaya Swiss card. Ayun, ang galing, no, yung commitment. Up to now. And we're back. Okay, dyan po nagmimisa ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis. Dyan siya lumalabas sa gitna. Sa, yun o, oh, yes, sa balkonahing yan para mag-wave sa mga faithful. Ayan o. Oh. Tapos dyan din dumadaan yung Pope Mobile. Yun, laki nito guys. Natanong natin si Richard ah. Chard. Ito ka, Chard. Sa kwento mo. Hindi, hindi. Ayan, sure na to. Sure na to. Ulit-ulit yung balkonay. Classic. Classic. Okay, okay. Ito, totoo na to. Nakikita ko na pula. O, Chard, nasan tayo ngayon? Ngayon, nandito tayo sa center of the Vatican Square. Uh-huh. Makikita nyo. Okay. Yan, dyan. Tapos, yung balkonahin yun, yung pinagitna. Uh-huh. Diyan lumalabas pag may mga bagong elect na Pope na bubuksan nila yung bintana niyan, tapos binisigaw, Habemus Papa, di yun na, may bago na tayong elect na Pope. Diyan, unang nagbe-bless ang bagong elect na Pope. Wow! Diyan siya lumalabas sa balkonahing yan. At sa loob noon, ano makikita? Sa loob naman, makikita niyo yung napakagandang, napakalaki. Altar? Na altar na pinabimisahan ni Pope. Nandiyan din sa loob yung La Pietà, the only work of art that Michelangelo signed. Kasi lahat, marami siyang work of art pero nandiyan lahat sa Castel Sant'Angelo pero hindi niya signed. Ito lang ang pinirmahan niya talaga. Teka, may misa ba siya ngayon? Wala eh, Friday. Usually kasi merong general audience every Wednesday. Tapos pagka Sunday, meron siyang Angelus, dyan sa may lumalabas siya sa isa sa mga bintana dyan. Ano masabi mo pa? Sa Pilipinas. Dito kami ngayon. Teka, mga ilang beses tayo nakapunta dito, Papo? Dami just reminiscing. Dami na. Siguro mga more than 5. Kwento mo yun, nandito umuulan. Tapos si Pope John Paul yun, di ba? Nag-cover ako dito nung ano, nung 2000. Rights para dun sa libing ni Pope John Paul II. So, medyo, ano, ang daming tao rito. Thousands from all over the world. Tapos sa afternoon, tumagal na mga more than a week. Yeah. Saka sila nag-elect ng ano. Saka man nalaman kung sino yung susunod na Pope. Na si Pope Benedict. Yun, una si Pope Benedict. Si Pope Benedict. Yun siya lumabas sa balkonahin na yan. Yung tayong dalawa, nung umuulan nun, meron pa eh, tayong dalawa. Ano rin tayo, evening mass tayo, yeah. Christmas mass with Pope John Paul II. Umuulan, malakas ang ulan ng time na yun. Dito tayo naka-position, yan, somewhere dyan sa taas na yan, kasi binigyan tayo ng accreditation ng Vatican para i-cover yun. So we were there up there. Sa mga yan, umuulan. Eh yung ano, dati may media ano area dito, eh, nandiyan tayo sa area. Tapos tayo, doon muna tayo nag-start, tapos pinababa nila tayo, dyan tayo naka-position sa right side, yan, doon sa may track na yun. Doon tayo nakaposisyon lahat. Yun. So nakakalakad tayo rito sa gitna na to. Malakad-lakad tayo dyan. Kumukuha tayo ng video ng Santo Papa na nakaupo doon sa may shade na yan. Yeah. Malakad tayo, babe. Kaya lang alam nyo guys, kahit mukhang malapit yan, at saka yung media mukhang malapit, ang layo pa rin yan. Pag nakaupo na siya dyan guys, ang layo pa din. Hindi pa rin abot kamay. Kahit nandyan kami sa area na yan. Tara, ito po ko lang start. Ha? Go, go. Dora.
dito? Gora. Gora, senyora. Sobrang laki ng Vatican. Nandito na ho tayo sa Vatican. Church, at yung pinto na sinasabi, yung pinto, anong pinto yun? Something eternity, eternity. Alala. The Holy Door. Yun, the Holy Door. The Holy Door. Ayun ang the Holy Door. The Holy Door. Ayan. Ayan, by Pope John Paul the Second and Pope Francis. La Pieta. Oh my gosh, grabe. The only one that he signed. Capella de la Pieta, Pieta Chapel. It's called a chapel by itself. It's so huge. Teka lang, babe. Wait lang, iharap niyo si Mami muna. Teka lang, babe, ha? Okay. Mami, ano sabi niya? Ano pakiramdam? Hindi pa kalahin makarating ako rito. Ito na, Mami. Totoo na to. Totoo. Anong feeling, Mami? Masaya. Para ka na sa heaven. Excited ka, Lolo? Hindi akalain ni Lolo makakarating. At ito yung likod ng Holy Door na binubuksan lang every 25 years. Nakasemento siya sa loob. Sementado. A Holy Door is traditionally an entrance portal located within the papal major basilicas in Rome. Uh-huh. The doors are normally sealed by mortar and cement from the inside so that they cannot be opened. They are ceremoniously opened during Jubilee years designated by the Pope. For pilgrims who enter through those doors may piously gain the plenary indulgence attached with the Jubilee year celebration. In short, lahat nakasalanan mo, pinapatawad na agad-agad, automatic. Yep. Oh, talaga semento, oh. Semento lang, guys, oh. Oh, ang Holy Door, nakasara using semento. Bless us, Lord. Bless my family. Bless our country. Bless the world. Okay, ang grande. Chard, bakit walang mga upuan sa loob mismo ng pinaka basilika? Tama ba basilika? Kasi nagkaroon siguro ng ano, ng mass or anything si Pope, kaya ang mga tao pinapatayo lang sa sobrang dami. Oh. Kasi pag nilagyan ng upuan, mas masikip pa. Oo. Oh. So, siguro to accommodate more people, tinanggal din na yung mga upuan kasi diyan sa gitna, diyan siya nag-aparade, diyan siya dumadaan. Dito dumadaan. Ang sino mang Pope, no? Ayan. Wow. Amazing. Pinagrib sa kasama ko. Diyan, tinatago nila sa tuktok. Tinatago niya. Malayo yun. Malapero. Malayo. Balita na si Mario. Balita nila. Oo, naman. Ang dami lang na bishop eh. Naka-display.
sa word ko. Ah, chai. Ano ulit? Ano ulit? Ano, okay. Pagka yung or normal na mga ano lang mas dito. Hindi san dito siya lumalabas. Galing din siya. Parang Harry Potter. Sa apartment. Ooh. Ay, tawag din sa Harry Potter yung mga black. Kaya dito siya tumadaan. Kaya hindi pwedeng pumasok na. Dito siya tumadaan. Why is there one underflow? Ayan, Chard, may tanong ako sa'yo. Bakit malamig dito sa loob? Dahil ba aircon o dahil yung marble, sa dami ng marble? Walang aircon dito, mamu. Walang aircon to? Kasi, ito ah, summer, di ba? Pero ang lamig-lamig dito sa loob. Ito mo, mapapansin mo to. Pag pumasok ka sa mga old churches dito sa loob, katulad sa Santa Croce, hindi na aircon ha? Oh, malamig na, kasi dahil sa bato. Sa bato, sa mga marbles. Yung mga marbles. Sobrang kapal ng mga marbles dito. Para ka lang sa kuweba. Ang lamig, guys. Kala ko naka-aircon. Kala mo yung aircon ang gato kalaki. Heater meron, aircon wala. Perfect kasi guys, ang init sa labas, pero dito ang lamig sa loob. Wala na. Papo, kunin. Okay guys, ito yung pinto kung saan normally lumalabas ang mga Pope. So Pope Francis dyan lumalabas bagong mass. Pero ito yung nakapukaw sa aming atensyon. Okay, Papo, ano ang explanation mo dyan? Meron tayo dito ng image ng Angel of Death. Okay. Kung mapapansin natin, meron siyang daladalang, ano yung tawag mo dyan? Glass, ano? Oo. Ito. Niya, ang tawag dyan? Sa glass, ano? May sand sa loob. Hourglass. Ayun, hourglass. Hourglass. So may dala-dala siya na hourglass. Kasi ang message niya dito is, whether you're a pope, whether you're an ordinary person, a celebrity, or anyone famous in society, or anyone powerful in society, at the end of your life, judgment will come sa mata ni God, at hindi sa mata ng tao. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya binibilang niya yung oras sa mundo na make use of your time to do what is good to others. And? Kasi hindi forever ang buhay mo sa mundo. Mm-hmm. So, nire-remind lang itong statue na ito, yung mensahe ni God na maging mabuti kang tao sa mundo habang nabubuhay ka. In short, Papa, we're living in borrowed time. Yes. Kaya ito na yung sigamatayan na anytime you can go. Yes. Pero tama yung sinabi mo. Kanina maganda yung sinabi mo, Papa. Kung mapapansin mo, ang tingin ko rito, kaya tinatakpan yung buha. Oo. It's because it is so horrific na ayaw mo makita yung dark side ng afterlife. Kaya binibigyan ka pa ng chance na baguhin yung ugali mo para mas mapunta ka sa heaven balang araw. Thank you, Father Julius. Yun. So, offer your life and yourself to the Lord. Do good to others, be kind. So that when your time comes and the Lord says, time is up, ready ka na to be here with Him and join Him in heaven. In Jesus' name. Okay, Chard. So, nandito po tayo ngayon sa pinaka major altar ng Vatican. Yes. Pero bukod po dito sa major altar nito, meron po tayong mga smaller chapels where they celebrate mass in everyday occasions. Mga regular, smaller masses. Katulad dito. Marami po yan, mga chapel na yan. Kahit sa kabilang side, meron sila different chapel. Sa mga gilid-gilid. Sa gilid-gilid, yan. Pero yung main celebration nila with the Pope, syempre dito sa... Sa main altar. So ito may mass ngayon or wala. Basta pwede lang pumasok. Pero bawal ang picture. Ayan. Gusto niyo ba mangumpisal, guys? Pwede dito. Italiano. Diyan. Ate, gusto mo mangumpisal? Load ka na. I confess. Confessional box. Malalaman mo pa may sumagot.
Okay guys, kami ni daddy nyo, mga 5 times na kaming nakapasok dito sa loob nito. Pero hindi pa rin kami nagsasawa. Para it always feels new all the time, each time. Di ba, Papu? Yeah. And I'm happy that we got to experience this time with you, Neo. Well, first time mo. And Anya. First time. First time lang ba di Anya, babe? First time that I can appreciate it. Kasi I was too young to know what was going on. Diba? So it's nice to come back. Yeah. So how do you feel? Guys, Neo. Ikaw, Neo. First time mo. Ito mo na si Neo, first time. Fulfilled. Fulfilled. Okay. Okay, I feel... I feel very happy. Parang when you're here, it's like your soul is lifted. It's parang light. It feels light. I feel magaan emotionally, and it's just such a nice experience to be here and actually be able to appreciate it. I want to come back when they open the door, right? The holy door. Yeah. So I prayed for you guys. I prayed for all of us. I pray that no one will get sick sa atin, and I pray for your dreams, hopes, wishes, and visions. And may God always use your life to be of service to others and to make a difference in people's lives. Amen. Amen. Let's pray for our world too and our country. Love you guys. Door, people. Uy! Ganap! The tomb of the popes. Tomb of the Pope. The tomb of the popes. Pope John Paul's tomb. Remember this, ate? Oh, wala ka na memory of this. Ngayon, na-appreciate mo na. Greater appreciation. The sixth to si Pope John Paul. Pope John Paul. Ayan. Pope John Paul the first. Yeah. Pope John Paul the first. Where's the second? Pope the Innocent. Ano to? Ay, bakit yan? Anong meron? Sino? Pope John Paul. Bakit silent? So ito yung tomb ni St. Peter, yung mga remains niya nandito sa ilalim na ilalim ng altar. Kasi diba may sinabi si Jesus Christ sa kanya, Peter, on this rock I will build my church. Ang translation kasi ng Peter is rock. Yung ibig sabihin nun, rock. Kaya sinabi ni Christ yun. Kaya nung sinabi ni Christ yun, literal yun, na on this rock, I will build my church. Kaya ganun naging interpretation. Nasa ilalim ng simbahan, yung mga nabi ni St. Peter. At nasa taas yung altar ng basilica. Okay.
kasi pag umakit ka dyan sa altar yan. Aside from dun sa image ni Saint Lorenzo Ruiz dun sa taas, eto, matutuwa kayo dahil nandito yung image naman ni San Pedro Calungsod, ang ating pangalawang saint sa Pilipinas from Cebu. Ayan, nakalagay dito, born in the Philippines, canonized, meaning ginawang santo ni Pope Benedict XVI on October 21, 2012. And this image was blessed by Pope Francis on November 21, 2013. O, di ba nakaka-proud na part siya nitong mga Pope. Itong libingan ng mga Pope dito mo makikita. Special place for our saint, Pedro Calungsod. Pray for us and God bless us, San Pedro Calungsod, Filipino saint. Ano, alert na. You want me to take you home? I should take a picture of you pala. Ayan. Uy, tita dyan eh. Hello. Tara. Okay, that ends our tour and visit dito sa Vatican. Hindi pwede magamit to. Wala. Ayan, guys, no? So that ends our Vatican tour. Today. Ang ganda ng ano, ng buhos, ang ganda ng bagsak ng araw, oh, guys, no? Galing, galing. Ayan. So, thank you, Lord, for the blessing and the opportunity to visit Vatican again. Yes. Hi. Thank you. Thank you for watching. Subscribe. Bye, guys. Bye. Okay. And bye. God bless everyone. God bless everyone. Pray, hope, and love. Pray, hope, and don't worry. Faith, hope, and love. Always pray, guys. And stay blessed. Kasal siya, babe. Oh, teka lang, teka lang. Imagine, guys, itong St. Peter Square. Napupuno yan ng punong-puno at siksik na siksik. Napakaraming tao pag may misa ang Santo Papa. At dito, na parang stage, dyan niya nakikita yung sa TV na nakaupo si Santo Papa. Blessed to be here again. Salamat, Panginoon. At sana'y makabalik kami muli. Thank you po. Thank you, Lord. Ate! Thank you.
Campana. Ayan na guys, dito na nagtatapos ang ating tour sa St. Peter's Basilica. O ano masasabi ninyo? Nga, first time ni Nio. Ano masasabi mo niyo? Fulfilling. Okay. Enlightening. Enlightening. Ako naman natutuwa and I feel so blessed again na nakapunta tayo dito. This time with our kids. Sana nagustuhan nyo to. Kung di pa kayo nakakapunta dito sa Vatican City, sa St. Peter's Basilica, sana kahit pa paano ay na-tour namin kayo kung ano yung ma-expect nyo makita sa loob ng Basilica. So, Papu. Yeah. Sana makabalik tayo ulit. Oo naman. Pero, hindi naman natin pinaplano, basta nakarating na lang tayo. Lang, in God's perfect time. Yeah, in God's perfect time. And very, very strict sila sa security, guys. Ah. Yung una, akala namin wala na, pero very strict sila sa security. Which is also good for us tourists, di ba? Yeah. Okay. Yeah. So, faith, hope, and love, guys. And stay blessed. Bye. Bye. Destination. Sa Roma. Yes. O, see? Di ba napaka-practical? Anytime. Pwede ka mag-commute around Roma kung gusto mo pa kumain sa Jollibee. Classic. Okay lang kumuha dito. Siguro. Wala naman sinasabi. Me? Me? Scooter? Never! Ayoko maging headline bukas. Ah? Clumsy Tintin. Sumemplak sa scooter. Sa Roma. Ayokong ikamatay ko. Ha? Ayokong ikamatay ko yung pagsakay sa scooter. Hindi ako ganun ka-brave. Panorin ka? Na, ayan ang mag-ama. Congratulations, Nio. That was fun. Papu, yan ang di ko itatry. Dahil ayoko, Papu. Dali lang, ha? Ano, babe? Ano sa'yo mo? Kaya mo to. Salamat sa tiwala mo, Papu. But no thanks. Ayokong humedline. Headline ako bukas. Tintin Bubble. Sumemplang. Sa Roma. Oh, nagtangkang. Sumakay na scooter. Failed. Sila na lang, guys. Alam ko naman limitasyon ko. Hindi ko kaya yan. Sisemple lang ako, babe. Takot ako sa scooter sa school. Hala! Ang hirap kayo mag-balance niyan. Mahirap. O, tinan mo, tapos sabihin mo, kaya ko, Lord. Hindi, pag solo, kaya. Madali. Pag dalawa, ang hirap. Lolo. Neighborhood here. Surrounding Vatican City. Ayan ang mga kotse, maliliit. Liliit ng cars eh. Ayan, patanon nyo to, guys. Ang liit lang nito. Oh, ciao. Liit oh. Ang liit. Ayan na. Ayan na. Sininong. Woo! Yay! Sarap. Saya. Sarap, saya. Woohoo! You know where I go, Pong. Where
Masyado early kayo. Okay. You know where I go, ma. You know where I go. May tao sa likod eh. Gelateria, pizzeria, restaurante, bistro, breakfast. Ay, may Philippine flag, babe. Ayan na, babe. Souvenir na may Philippine flag. Filipino ang mga tao. Bags, te. Bags galore. Sa atin rin meron bag. Okay, Roma. Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel, with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page, mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Hi Tinmates, it's me, Mamu Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami kong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, Tinmates!